Hindi ko alam paano mag-start. Ano ba yan? Kanina pa ako, parang mga 20 minutes na ako. Hindi pa rin ako nakapag-start. Sige, ito na nga. Mag-start na nga lang ako. February 24, 2019, Sunday. So, wala akong pasok. First time ko mag-film dito sa bahay. So, actually, dito yung husband ko, tapos tulog yung baby ko. So, sana hindi siya magising. Okay. So, ang i-film natin ngayon is makeup haul. Hindi naman siya talagang review kasi nga haul lang. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga meron ako. And gusto kong ipakita na sa inyo ngayon bago ko sila gamitin. Kasi yung mga ginagamit ko talaga is parang paubos na talaga siya. So, kailangan ko na rin magbago. So, ito kasi yung mag-current na mga ginagamit ko. So, ito yung parang pouch, makeup pouch ko, makeup bag ko. Nandito lahat ng ginagamit ko. So, paubos na yung lipstick ko, yung powder ko, ganon. Tapos, yung eyebrow pencil ko, paubos na rin. So, kailangan ko na siyang palitan. So, before ko siya palitan, gusto ko muna ipakita sa inyo lahat nung meron ako. Okay? So, yung current na ginagamit ko is, ang ingay ko atabe. Hindi na masyado malakas. Medyo malakas lang. Okay? So, ito pala. So, wala akong makeup, wala everything. So, kasi naito lang ako sa bahay. Time para mag refresh yung mukha ko, tapos detoxify, ganon. So, na, start na tayo. Unang-una is yung powder na ginagamit ko. Yung Nature Republic. Ito. Shade 23. Shade 23 ako. Medyo paubos na siya. Ito. Sorry. Paubos na siya. So, kailangan ko ng palitan din. Yun yung mga papakita ko sa inyo mamaya yung mga powder ko. And then, meron ako mga lipstick. Actually, hindi siya lipstick na stick talaga siya. Gusto ko yung may mga wand na. Kasi nga nahihirapan ako dun sa mga bullet type na lipstick. Hindi ko ma-shape dun sa may lips ko. Mas gusto ko yung may wand. So, currently, meron akong apat na ginagamit. Bale, it depends kasi kung minsan gusto ko yung dark, tas may mas light, ganun. It depends minsan sa uniform na suot ko o yung sa mood ko. So, paubos na siya, wala na. Kaya kailangan ko na rin magbago. Yung usually na ginagamit ko is ito, yung Aura. Aura lipstick. Everblend na to. Ito yung sa shade niya. Try natin. Kung mag-i-effect ba. Kung makikita nyo ba siya. Ganyan siya. And then yung isa, Scare Line. Ito yung Gotta Go, Got to Go na shade. Wala na rin, walang-wala na siya. So makikita mo dun sa bottle niya. Halos wala na siyang laman. Try natin kung masaswatch pa siya. Yan. Ganda ng effect dito sa camera, no? Pero pag sa lips kasi, yung lips ko kasi medyo parang madami siyang crack, ganun. So, kumapasok yun. Pag ginagamit ko to, pero parang masyado siyang mabigat sa lips eh, pag ginagamit ko. So, nilalagyan ko siya ng Careline ulit. Actually, halos matte lipstick lahat to. Mas lighter naman to. Hindi ko to pwedeng gamitin ng ito lang kasi sobrang light niya. Sobrang ganyan, as in ganyan, ma-pink siya. So, parang namumutla tuloy ako. So, ginagawa ko is, ito muna, and then, pinapatungan ko siya nito. Ang shade naman nito is, semi-sweet. Yung next is yung gusto kong gamitin talaga. Actually, Intuit. Intuit yung brand niya. Binili ko lang sa SM Fairview. Kasi, yun yung mall din na malapit sa akin. Ang shade nito is, Pink Punch. Okay. Hindi siya nag-focus. Pink Punch. So, ito naman siya. Okay, ganyan siya. So, usually ganyan lang yung mga shade na gamit ko. So, yun. Yun yung mga ginagamit ko. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, paubos na siya. Kailangan ko na magpalit. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga binili ko and pinabili ko sa ate kong mga lipstick. And then, yung sa eyebrow pencil ko, okay. Ang gamit ko is ito. Ito yung gamit ko siguro last December, 'di ba? Lit na, super, 'di ba? Sulit na sulit.
Ito is, ang brand nito is CoverGirl. Ang shade niya is Midnight Brown. Nung binili ko pa to Midnight Brown. So, parang usually yung tagal sa akin is 1 year. See? Ganito siya kahaba. Ganyan talaga siya kahaba before. Tapos, napaliit ko siya ng ganito. Yan, ganyan siya. Sulit na sulit. Diba? Kaso nga lang, nag-iisa na siya. So, nagpabili na rin ako sa ate ko ng pampalit dito. So, ito yung swatch niya. Swatch natin. Ganyan siya. Brown. Midnight brown. Pero okay siya sa kilay ko. Mas gusto ko siya. Mas sanay kasi ako dito sa ganitong color tsaka ganitong. Since powder yung parang pinaka main na ginagamit natin, ginagamit ko, yun yung unahin muna natin. Ayan nga, sabi ko sa Nature Republic yung brand ko. Paubos na rin siya. Ayan na siya. Shade 23 to. So, meron pa akong Nature Republic na isa. Yung Bilabs. At ayun, binigay dito ng ate ko. Binili to from Korea. Mas lighter siya. Shade 21 naman to. Kukompare natin. Ano yung difference ng dalawa. So, eto. Yan, kita ba? So, mas light talaga to. Mas light 21 and then 23. So, pag tumaas pa siguro, pag may shade 24, mas darker pa. Ayan yun. Yan yung shade. Wala pa itong binigay yung ate ko. Ang ginagamit ko is Maybelline talaga. Pag nagsisale, bumibili na ako ng kung ano yung pinakamura. So, kung makikita nyo dito, meron akong actually 5. Lima sila. Okay? Lima na iba-ibang shade kung ano lang minsan yung available doon sa store. And iba-ibang store ata pinagbilhan nito ng ate ko. Actually, ate ko yung bumibili for. Ito yung magkapareho. Wala ni yung box niya yun. Wala ko ni. Ito yung magkapareho. Sorry. Nanto ka, baby? Ito ang shade nito is nude beige. Itong isa, nude beige to. And then, ito yung talagang shade na ginagamit ko. Bali, nagamit ko na siya. Ginagamit ko to before bago nag-Nature Republic. Since binigay to ng ate ko, ito na muna yung ginamit ko. Pero before ito, ito siya. Mas dal. 03 natural siya. Okay. Yan yun. Tignan natin kung halos pareho lang ba sila. Ayan yung shade niya. Halos magkapareho. Try natin. Is Maybelline again. 03 natural din siya, pero parang ibang edition na to. Ito, bagong-bago pa. So, hindi ko pa talaga siya nagagamit. Ito yan. Yan yung shade ng 03 natural. Compare dito sa isa, siguro since Maybelline naman pareho, parang ganun, hindi sila magkalayo. Next is yung Maybelline naman na Dream Satin Skin. Ito yun. Tingnan natin yung sa loob. O, maganda. Mas maganda yung color nung compact niya. Ito kasi is pink. Pink-purple, parang ganun. Tapos, ito is gold, rose gold. Ganun yung color niya. Ayan. So, ito yung color niya. Mas dark. Mas dark siya. Which is B3 Natural. So, shade of natural pa rin. And then, yung last is Maybelline again. Usually kasi ito yung mga brand na nagsisale talaga. And yung isa, yung kanina, Super Fresh 12. White naman yung color. Yung compact niya, ito. Tignan natin yung shade niya, medyo mas darker. Ito, 03 Natural, pero iba kasing parang ibang edition siya. Ito yun, parang medyong dark, mas dark nga. Super dark ata. No? Mas dark siya compared dito sa 03 Natural nung isa. Then, guys, next is, bali ba yung place naman tayo kung saan ito nabili. Actually, most of this talaga nabili ng ate ko. Pinabili ko lang. Ang tatlong item na to is binili ng ate ko sa Mega Mall. Since, sabi ko, CoverGirl na eyebrow pencil yung gamit ko talaga. Just ata yun. Midnight brown pa siya before. Now, ang nagbago na, binago na daw yung pangalan, pero same pa rin, CoverGirl, bali, dalawa to, mas mura to, is 199 pesos na lang siya.
sa Watson's Mega Mall binili. Pero hindi ko pa nasa swatch eh. Tingnan natin kung halos magkapareho lang ba. Ang shade nito now is rich brown. Yung dati ko is midnight brown. So, ito try natin kung ano yung difference. Buksan lang natin to. Bale, dalawa na siya, $199. So, parang 100 each. Tapos may free na siyang pantasa. Tingnan natin. Hopefully, pagkapareho. Pero ito na yun. Ito na siya. And ito din yung sa akin before. Tingnan natin. Ito yung dati ko. Kung ano yung color niya. Kung ano yung difference. So, yan. Ganyan siya ka-brown. Ito yung bago. Mas lighter siya. Natin. Halos pareho. Sa bagay. So, pwede na yan. So, ito. Dalawa, Vice. Parehong Vice na lipstick. Parang ito yung naka-sale na 95 pesos na lang. Before is parang 195 ata to eh. So, hindi ko pa natatry. Bubuksan pa lang natin. First time ko din gumamit ng Vice na lipsticks. Ito nga. So, bullet to. Ito yung color ng Aura kanina. Never Belena. Naswatch natin. Tapos, kay Vice, Aura din now. And, pero yung shade niya, tingnan natin kung ano. Ito yung, ulitin natin yung Aura ng Never Belena. So, medyo parang ganyan siya. May pagka-plum. Itong Aura ni Vice. Since bullet nga halos, hindi ako masyadong gumagamit nito. Pag gumagamit ako ng bullet kasi kailangan ko ng lip brush. Eh, wala akong lip brush. So, tingnan natin. So, malayo, di ba? Malayo nga. Malayo. Mas pink itong kay Vice. Sana bumagay. Matte liquid. Okay, matte liquid siya in a shade of Kiemerut. So, buksan natin. Try natin kung anong shade to. So, neutral. Usually, mga neutral talaga yung pinapabili ko dito. So, yung wand niya, okay, maganda. Mas magaan to compared dun sa mga dati kong ginagamit, yung mga ginagamit ko, pinakita ko kanina. So, ito na yung color niya. Ayan. So, parang mas malapit si Kiemerut tsaka si Aura ng Ever Belena. So, mag-work naman to siguro. Okay naman to sa akin. Ako na ang bumili nito since dealer ako. Usually dealer ako ng nag-register ako ng Avon, Sophie Martin, tapos sa Ever Belena. Kasi sayang din yung discount eh. Usually nakakabenta ako before pero parang mas inisip ko kasi na pag bumili ako ng personal ko, at least may discount ako, 'di ba? Ayan, so bumili ako Friday ako bumibili doon sa show, Ever Belena show. Naka parang 30% discount eh. Pagka regular kasi parang 20 to 25% discount lang. So pagka Friday, yun yung parang special day nila, yung discount day nila, 30% discount yun. Ito yung mga binili ko naman. Foundation. Ito yung Oriental ako dito. Shade of Oriental. Liquid foundation. So, nakita nyo naman na siguro to sa mga stores. Okay, ito. Bali, pump siya. Nakapump siya. Oriental shade lang talaga ako doon sa Ever Belena. Sometimes, ginagamit ko lang to. Patch lang, ganun. Pero, hindi yung full sa face ko. Hindi talaga. Pag, halimbawa, may mga dark spot lang ako, yun lang ginagamitan ko. Tapos, tsaka ako nagpo-powder. Hindi ako gumagamit ng buo. The time na pumunta ako doon, naka-sale sila. So, may mga buy one, take one sila. So, bumili din ako. First time kong bumili ng Careline. And na-try ko na to last week. Since Oriental nga ako sa Ever Belena. So, sabi ko, Oriental na rin siguro ako doon sa Careline. Pero nung tirinay ko, parang mas yellowish itong Careline. Naka-sailin sa Careline yung kanilang blush on. So, set. Dalawang set yung binili ko. Okay. Buy one, take one. So, Careline blush on. Maliit lang to, talaga. Charming pink, okay? Ang ito is charming pink. Ito yun. And then, so mas orange to compare dito. Pero ang binili ko, tatlong pink at saka isang, anong color nga? Sorry, ano? Is touch of pink. Itong isa is charming pink. Ito, charming pink. Tapos ito, touch of pink. Medyo mas orange to.
ito mas maganda yung color. Parang mas okay sa akin to. Na-try ko na kasi silang dalawa. Currently, ang ginagamit ko ito. Pag nakikita nyo ako dun sa mga videos ko, ito yon. Ito, hindi ko pa masyadong ginagamit. Ako doon ng mascara. Yung mascara nila, Everbelena Volume Curl Mascara. Ito yon. Tagalin natin. Titignan natin kung ano itsura nung wand niya, yung brush niya. Ay, ang laki. Yan, tignan na. Plastic, silicone yung type nung brush niya. So, sana okay siya. Kung sa Watsons naman, bali nabili to sa Watsons. Naka-sale din kasi dati to. Itong mga items na to. So, tignan natin kung ano yung mga naman nito. Tumisigaw na yung anak ko. Ang mga nabili ko doon is, una, makikita nyo naman dyan, Watsons. So, Watsons lahat to. Watsons lipstick. Okay. Ang una is yung highlighter ng Everbelena. Glow Out Highlighter. Ito yun. Sabi nila, dalawang shade to. Yung isa, parang mas yellow dito. Ito is, ito yung mas nagustuhan ko, mas white. Oh, hindi siya makreamy. Akala ko makreamy siya nung una. Nung una ko nakita, akala ko makreamy. Powdery pala siya. Okay. So, yan siya. Hindi masyadong halata. Pero, pag sa finger siya, kita mo naman yung pagka-highlighter niya. Next, na nabili ko doon, randomly kasi ito. And, nakita din to. So, nakita naman ako sa color. Sa curl lash. Okay naman siya. Ito, eye curler. Purple siya. And, yung brand niya is Basic Care. So, Watson ko din to nabili. $169.75. So, Watson's din. May dalawang free na siyang rubber. And then, next is ito. Since ito, $419.75, okay, buy one, take one to. Kaya, bumili na ako. Free. See, nakita mo, free yung isa. Free yung isa. Sabi nilang bestseller nila is yung cinnamon daw. So, ayan yung shade ng cinnamon. Tsaka yung crimson. Sorry. Crimson tsaka cinnamon color. Try natin iswatch kung okay. Bali, ito na yung mga shades. Bali, ito na yung dalawang shades niya. Crimson. Ito yung crimson. Swatch natin. Try natin kung okay ba siya. First time ko to na gamitin if ever. Medyo mapula-pula siya. Dark red. Yung isa ay cinnamon. Ito ata yung mas lighter. Okay. Medyo lighter na. Okay. Ayan siya. So, yan yung mga shades. So, mas okay yung cinnamon for me. Pero try, hindi ko pa kasi natatry pareho. Ayan. And then next is another lipstick sa BYS. Still sa Watsons naman din to. Naka-sale din to. $3.99 siya. Okay. Pero pag nung pinurchase ko, naka-discount siya. Try natin siya. This is liquid lipstick. Ang shade nito is Wicked Plum. Try natin. Siguro dark violet something. So, okay. Maganda naman yung wand niya. Parang into its style. Tsaka vice ganda magaan. Ito siya. Ayan. Parang pareho ata sila ng aura. Yung aura. Parang ganyan. Yung mga shades nila. So, maganda din. Sana mag-work. So, okay siya. So, tatlong lipstick na to. Dami na akong papalit sa mga lipstick ko. Ayun. And then, meron akong nabili na isang set sa BYS din, sa Watsons din. Ito. Bali, naka 30% discount ata ito nung binili ko. Maganda siya. Isa is the Contour Brow and Eyeshadow Palette. $1,499 siya. So, naka less 30%. First time kong bumili ng yan. So, ito siya. Ganyan siya. Ito yung palette niya. Magaan lang siya. And may mirror siya. Okay. Ito yung sa brows, contour, and then sa eyeshadow. Ito yun. Tapos may free na binigay si BYS. Ito, may free pouch bag siya. Kaso, mag-glitter siya eh. So, hindi ko siguro magagamit kasi nga si baby, hindi ako pwedeng magkaroon ng mag-glitter something dito. So, baka pwedeng ibigay ko na lang sa ate ko. Ganun. Pero cute siya. Maganda. Square. Tinignan ko. Pero ayoko nang i-open now kasi baka magkalat dito. Eh, may baby. Hindi safe. Okay? So, yun yung sa Watsons naman.
Naka-sales lang sila nung binili ko. Last guys, dalawang batch to pero sabay na dideliver sa akin. So, nag-purchase ako sa Lazada. Mga makeup to lahat. Okay? Etong isa is from Everbelena. Tapos ito is parang sa Lazada Mall. Pero may brand, ang brand niya ata is I Love Makeup. Ito yun. So, lahat yan naka-sale. Pinurchase ko yan before mag Valentine's Day. And yun nga, nakita ko is naka-sale tong mga to. So, tignan natin. Okay? Ito is from Everbelena sa Lazada. Pareho. Isang contour, tsaka isang contour palette, tsaka isang eyeshadow palette. Naka-sale kasi to. So, is, ito na yun. Unahin natin. So, okay naman yung packaging. Naka-bubble wrap siya. And then, ito pa yung Uncovered 12 Color Eyeshadow. Ito yung sa box niya. Open natin. Ito siya. Ganito yung lagyan. Okay? Ito yun. 12 color siya na eyeshadow. Ang regular price nito is $395. May kasama na rin siyang smudger tsaka brush. $395. And nabili ko lang to ng $199. See? Naka-sale siya, kaya binili ko na. And matagal ko na rin ito siguro magagamit. Sabi ko nga sa inyo eh, hanggat maaari, Everbelena lang ako kasi yun yung pasok sa budget. Unless nga may nagustuhan ako, maganda, napapanood ko din sa mga reviews, na okay, pag naka-sale, binibili ko. Katulad ng BYS kanina, medyo mahal siya, pero naka-sale naman, so binili ko na siya. And then, another one, nakababa wrap siya, from Everbelena pa rin, is the contour palette. Ito siya. Same sila ng color lang. Open natin siya. Same thing, $395 yung regular price nito. Pero nung na-purchase ko siya is $199 na lang. Diba? And now nakita ko na bumalik na siya sa regular price. $395. Pati sa mall lang alam ko $395. So, ito yun. Wala nga lang siyang kasamang brush. Ito yun. Bali, 6 shades siya. Contour palette. So, sulit na rin to for $199, diba? Pero ang regular price is $395. Okay na siya. Maganda na siya. So, magagamit ko na to. Actually, hindi naman ako magaling mag-makeup lang. Gusto ko lang bumili kasi nga, naka-sale. And magagamit ko din siya. Nag-makeup naman ako araw-araw sa office. Pag may pinupuntahan, hindi naman ganun. So, ito yung isang package from Lazada again. Naka-bubble wrap na siya. I Love Makeup. I Love Makeup. Ito, nakita ko na compare ko. Hindi ko pa na nagagamit to eh. First time ko to. First time ko mag-purchase ng ganitong makeup. Kasi mura lang sila. Ito, unang-una, tignan ko din dito. Ito siya, $143. Pareho sila. $143. Itong isa is, pero ang regular price nito, mura na siya, diba? $143 siya, 4 pieces. Tignan natin. Okay. Ito is, Barely in Love. And then yung isa is Crazy in Love. So mas dark to. Mas nude lang tong ito, Barely in Love. Ang regular price ng mga to is 249 pesos. Diba? So 143 na lang. 143 and 4 shades siya. And then next is itong what's this? I Love Makeup Basic Essential Collection. Blush on duo, tas may eyeshadow na siya, and lipstick. I Love Makeup, isang set na rin siya. This one is still $143, pero yung regular price niya, tingnan natin, is $299. Diba? Mura na siya, $143 for eyeshadow, blush on, and may isa siyang lipstick. Tapos, may isa pa, which is cute. How much to? $214 to eyeshadow lang. Pero ang regular price nito ay $449. Okay. I Love Makeup din. Again, I Love Makeup. First time ko itong mga magamit. Tapos ito yung mga shades niya. Open natin. So, ito lahat is naka Lazada mo, kay Mall. Laz Mall. Ko siya pinurchase. Kasi usually doon ako bumibili para mas okay. Okay. Ito siya. Ito yung mga shade niya. Ayan.
So, mura na siya, diba? 449 siya sa Lazada. Yun yung regular price niya. Pati sa Shopee and sa Robinson's Mall. Nakalagay is, I love makeup to. Pinakamalaking set na. And maganda yung packaging nito. Ito yun. Okay, I love makeup pa rin. 214 lang din siya. Pero yung regular price niya, tingnan natin kung how much. 499. So, ito yung pinakamahal pala sa kanila. 499 siya. Ito yung laman. Ayan. Okay. Tingnan natin. Open natin. Sulit na siya. So, maganda sana pang regalo. Pero binili ko to. Tatry natin. So, kung gusto nyo ng try on makeup nung lahat ng to, try ko na mag-review siya next time. So, meron na siyang hirap tingnan. Blush on. Ito yung blush on. Pero hindi ko alam kung anong shade. Ma-orange siya. Isang lipstick. Ang shiny ng mga packaging. As may mascara. Ito yung mascara niya. And then, dalawang eyebrow pencil. Isang brown, tsaka isang black. Ayan. Tapos, isang lipstick. Lahat may nakalagay na I love makeup. And isang eyeshadow palette na 5 colors siya. Okay. So, yun lahat yun yung nakuha ko sa Lazada. Naka-sale kasi. So, yun lahat yung makeup haul natin. So, sana nag-enjoy kayo. And itatry natin na mag-review, mag-first impression tayo sa mga makeups. Try ko lang. Hindi naman ako masyadong, hindi ako magaling, pero mahilig na ako mag-makeup. And yun nga, lagi ako nag-makeup sa office. Pero pag dito sa bahay, hindi. Katulad yan, makikita nyo, bare lang, wala talaga. Kasi nga, weekend, nagpapahinga yung face, yung skin. So, yun lahat yung makeup haul. And then, sa next video, tatry natin mag-swatch and mag-try on first impression sa mga makeup na nabili ko. Lalo na yung mga first time kong magamit. Ayun lang guys, so thank you for watching and sana mag-subscribe na kayo. Comment down below kung ano yung gusto nyong gawin natin sa mga makeup na pinakita ko sa inyo. So, yun lang. Thank you!